Shira's POV. Natatarantang tinampot ko ang throw pillow na nasa ibabaw ng sofa at ibinato sa kanya. Tinamaan to sa ulo. Nagtatakang tumingin pa ito sa akin. Aalis ka na talaga. Hindi mo man lang ako hahayaan na makapagsalita. Inaabsorb ko pa mga sinabi mo eh. Reklamo ko sa kanya. Parang gusto kong maiyak sa ines sa kanya. Magtatapat siya sa akin tapos bigla na lang siyang aalis. Wala naman akong sinabing hindi ko siya gusto. Bakit pinapangunahan na niya agad ako? Bigla tong natawa sa itsura ko. Masama ang tingin ko sa kanya pero pinipigilan ko ang luha kong huwag pumatak. Mabilis lumapit to sa akin at niyakap ako. Sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Turyan ang tumulong luha ko. He loves me. He said he loves me. Akala ko dati hindi na pwede maging kami dahil kasal na siya. Pero ngayon nandito siya sa tabi ko habang mahigpit na nakayakap sa akin. Yung lalaking unang nakaagaw na atensyon ko. Yung lalaking ama ng anak ko. Yung lalaking mahal ko. Mahal rin niya ako. Yumakap ako pabalik sa kanya. He's willing to fight for me. Siguro dapat ganun din ako sa kanya. Nasasawa na akong iwasan siya para lang hindi ako masaktan. Sawa na ako magkunwaring hindi siya mahal. Alam kong maraming maaaring tumutol sa relasyon namin dalawa. Pero hanggat mahal niya ako, hindi ko siya bibitawan. Sapat na sa akin marinig mula sa labi niya na mahal niya ako para mawala lahat ng agam-agam sa puso ko. Umangat ang mukha ko mula sa dibdib ni Kian at tiningala siya. Nanatiling nakayahap kami sa isa't isa na parabang ayaw na namin maghiwalay na dalawa. Kung kanina malungkot pa ang mga mata niya habang nakatingin sa akin, ngayon, nanginig na ang mga yon sa tuwa. You don't have to wait. I'm sorry if you always feel like I'm trying to push you. I'm sorry if I can't be true to what I feel for you. For making you feel that I don't like you. Muling tumulo ang luha ko. Hindi ko pa sinasabing mahal din kita. Tatalikuran mo na ako. You always made me angry. But you know what? I always miss your silly and annoying pickup lines when you are not around. I find you irritating most of the time. But I feel more irritated when you're not around. Kian, I can't be sweet and showy like other girls. But I want to say that I love you. I love you even though you are the most annoying person I know. I confessed to him while looking at his eyes. Bakit nga ba ako matatakot kung handa naman niya ako ipaglaban? Handa na akong sumugal na siya ang kasama. Pinahid ni Kian ang mga luhang bumabasa sa aking pisngi. Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti bago ko hinalikan sa noo. Don't cry, Tigress. Sorry if my confession is less serious than the others. Sorry if I burst out of my feelings suddenly. I thought you were not prepared to accept me yet, but hearing those words from your mouth, from your lovely lips, I did not regret it. I love you more than anything else in this world, and I will love you more every day. Puno ng pagsuyong saad nito. Muli, bumuhos ang luha ko. Di naman ako iyakin pero sa sobrang saya ng puso ko, pakiramdam ko palaginip lang lahat ng narinig ko. And if this is just a dream, I don't want to wake up anymore. Kian's words are already inked in my heart. Tiningo niyang mali ang luha ko gamit ng mga daliri niya. Di mawala ang matamis ng ngiti nito sa labi habang nakatingin sa akin. His eyes are twinkling. Di ko kailangan ng bonggang love proposal mula sa kanya. Ang kailangan ko lang marinig na mahal niya ako. Sapat na yon para iduyan ako sa alapaap. Ngumiti kami sa isa't isa. Tila nag-uusap ang aming mga mata tungkol sa aming mga nadarama. Unti-unti bumaba ang mukha ni Kian patungo sa mukha ko. Nang akmang hahalikan niya na ako, bigla akong tinakpan ng bibig niya gamit ang palad ko upang pigilan siya. You can't kiss me. Your lips still a medicine cream? Saway ko sa kanya. Nagulat ako ng pinahid niya yon. Paano gagaling ka agad ng sugat niya? Nag-effort pa naman ako ilagay yun sa kanya. Muli itong yumuko upang muling balikan. Nahalikan ako, ngunit muli ko siyang pinigilan. Are you my boyfriend now? Am I not? Kunot noong tanong ito. But you're not courting me yet, and I am not saying yes. Nanlalaki ang mga matang saad ko. Uso talaga sa jump to the next stage ang lalaking to, pero hindi naman ako nagre-reklamo, naniniguro lang. I will court you until our hair turns gray. I will make you my queen, just be mine. Paos na saad ni Kian pero hindi maitago sa boses ang pagkainip noon. Unti-unti ako napangiti sa kanya. Tumingkayad at ako na mismong umabot sa labi niya. Napangiti ako na malapad ng maglapat ng mga labi namin. He is mine now. Attorney Kian Manalo is my man now. Umihingal na kami pareho ng pakawalan ni Kian ang labi ko. Malapad ang mga ngiti nito sa akin. Nilalagay niya sa likod ng tenga ko ang mga buhok na kumakalat sa mukha ko. Pakiramdam ko matutunaw ako sa mga tinging ibinibigay niya sa akin.
Gustong manlambot ng mga tuhod ko habang nakatitig siya sa akin, na para bang ako na ang pinakamagandang babae sa mundo. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko. Yumuko ako upang itagong mukha ko, ngunit hinawakan niyang baba ko upang iangat ang ulo ko. Bahagya siyang yumuko. Nagtaasan ng mga balahibo ko nang bigla niyang hipa ng isang tenga ko. Can I sleep here tonight? Napakagat ako sa ibabang labi ko nang bigla niyang kagatin ang tenga ko. Is he seducing me? Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. I want him to. I can't deny it. But this is not yet the right time. We still have a lot of things that we need to talk to. Maybe we already admit what we feel for each other, but I'm still hiding something big to him. And soon, I will tell him about it too. I just hope that he will listen to my explanation. Nginitian ko siya na matamis bago umiling. No, you still have to go back in your hotel. Tukoy ko sa hotel kung saan siya tumutuloy kapag nandito siya sa San Antonio. I know he has a lot of places to stay, kaya hindi niya ako mauuto na wala siyang matutuluyan. Muli, nalaglag ang balikat ni Kian na bahagya akong kinatawa. You need to rest. I know you had a rough day yesterday because it's already 1 in the morning now. A day already passed. So go back to your hotel and sleep first. We will talk tomorrow. Wika ko sa kanya. Halatang pagod siya kahit mukha namang masaya ang mukha niya. Hindi maitago ng eye bags niya ang pagod na nararamdaman niya. Mabilis akong hinalikan nito. Okay, I'll go ahead. Wika nito at pinakawalan ako. Akala ko magpupumilit pa rin siya. Mabuti nilang hindi na siya nangulit pa. Tumango at ngumiti naman ako sa kanya bago siya tumalikod. Pero bago pa man siya makarating sa pinto, muli siyang mabilis na bumalik sa harapan ko. Hinawakan ang magkabilang pisngi ko bago maring dinampi ang labi niya sa labi ko. I love you. Ngumiti ako sa kanya. I love you too. Akala ko aalis na to pero muli ako nitong hinalikan. Kusang kumawit ang mga braso ko sa leeg niya. Biglang nanlaki ang mata ko na maramdaman ko ang isang para niyang pumisil sa katawan ko kaya mabilis ko siyang naitula. Enough! Medyo humihingal na saad ko. Tinignan ko siya na masama na papansin kong parang natutuwa pa ito. Okay, I will really go. Pagsuko nito at mabilis na muling nagnakaw ng halik sa akin bago maling tumalikod. Nakangiting nakasunod lang naman ako ng tingin sa kanya. Di ko maiwasan mapailing. Bakit ba masyado siyang pilyo? Kumunot ang noo ko na muli itong humarap sa akin. Ano na naman kaya ang kailangan nito? May nakalimutan na naman ba siyang sabihin? Next time, wear bra when you're accepting visitors. I don't like others to see what's mine. Nanlaki ang mata ko sa sinabi nito. Mabilis tinakay pa mga braso ko sa dibdib ko. Nakaroba naman na ako pero dahil sa atin yon, medyo halata pa rin. Bakit ba nakalimutan ko? Manyakis nga palang lalaking to. Ngitian ako nito. Kumindat muna to sa akin bago tuloy ang binuksan ng pinto. I love you. Walang tunog na saad nito bago tuloy ang sinara ang pintuan. Nakagat ko ibabang labi ko upang pigilan ang kilig na nararamdaman ko. Ngayon na ako naging masaya na may umistorbo ng tulog ko. Pakiramdam ko gising na ang diwa ko dahil sa kilig at nawala lahat ng antok ko sa katawan. Napahawak ako sa labi ko. Di ko papigilang takpan ang mukha ko upang di magkikisay sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Sinusubukan kong magpapaka-forker face sa harapan ni Kian kahit parang gusto ko nang magtatalon sa tuwa. Kapag nalalaman kasi noon na kinikilig ako ng husto, baka asarin na naman ako. Isa pa naman yata sa love language niya na asarin ako. Wala ka bang balak bumalik sa kwarto mo at matulog? Muntik na akong mapalundag sa gulat nang magsalita si Manang. Di ko mapigilang mapahiya dahil sigurado, nahuli niya ako sa aktong parang tanga, kinikilig mag-isa sa gitna ng sala. Tutulog na po. Mabilis sa sagot ko at tumakbo pabalik sa kwarto ko. Nakakahiya. Palundag na umakit ako sa kama at nagtalokmong ng kumot ko. Di ko maiwasang magpapadyak ng paa. Di mawala ang ngiti sa mga labi ko. Nakakabaliw pala talagang ma-inlove. Kahit late na ako nakatulog ulit, maaga ako nagising. Pakiramdam ko, punong-puno ako ng energy na pumasok ngayong araw. Masyado akong motivated at excited. Dahil maaga pa naman, nagtungo muna ako sa kusina para mag-almusal. Naabutan ko si Manang Pasing na naghahanda na ng agahan namin. Mag-almusal na po kayo. Tamang-tama kakatapos ko lang magluto. Yaya nito sa akin. Nakangiting umupo naman ako. Pakiramdam ko kahit anong ihain ngayon sa harapan ko masarap. Salamat ko. Wika ko habang maglalagay siya ng kape sa harapan ko. Kayo po ba nagsara ng gate?
Hindi ko na po kasi namalayan ko anong oras na kawin ang bisita ninyo, ma'am. Si Andoy naman masarap na ang tulog kaya hindi ko na ginising kasi pagod dahil sa galing sa pag-aani. Pasensya na po. Nakatulog ulit ako pagbalik ko ng kwarto namin. Hingi nito ng paumanhin. Naku, okay lang po. Tsaka baka nga naistorbo ko po ba kayo? Hindi ko rin kasi inaasahan darating siya kagabi. Nagulat din ako sa biglaang pagsulpot ni Kian. Pero dahil nga kabot ito sa buhay ko kaya dapat masanay na ako. Pero si Kian kasi walang pinipiling oras kung kailan susulpot. Siguradong tulog na rin sila kanina nang dumating to? Hindi naman po. Nagulat na ako na may nag-doorbell ng hating gabi. Akala ko kung sino, pero mas nagulat ako na makita kong mukha niya. Sabi mo hindi siya gwapo sa personal, ma'am. Bakit mas gwapo pa siya sa mga artistang nakikita ko sa TV? Puno ng paghangang saan nito. Humigop ako ng sabaw dahil sa tanong niya. Gwapo naman talaga si Kian, kaya nga crush na crush ko ito at nabuo si Love. Madalas in denial lang ako. Sinabi ko ba yon? Di ko naman po sinabing hindi siya gwapo. Sabi ko lang hindi gaano. Pagpapalusot ko dito. May LK po ba kayo kaya't sinabi ninyo yon? Kayo po ba sumugod siya dito sa gitna ng gabi para sayuin ka? Kayo po ba ang totoong girlfriend niya, ma'am? Sunod-sunod na tanong niya habang di na curious na curious. Yes, I am his real girlfriend. He is my boyfriend, I proudly say. Malaki ang ngiti ko nang pumasok ako sa opisina. Good morning! Bati ko sa mga taong nasa labas na naghahanda na para sa mga trabaho nila. Gulat pa silang napatingin sa akin. Di siguro sila sanay na babati ako tuwing umaga. Madalas kasi diretso lang ako papasok ng opisina. Good morning, ma'am! Sabay-sabay na bati nila. Nganitian ko sila bago ko tuluyang pumasok sa opisina namin. Ano yun? Napalingon ako kay Mabel nagtatakang nakatingin sa akin. Nasa likuran ko to't mukhang kadarating lang din. Ang alin? Pinakatitigan ako nito. Ganda ng aura mo ngayon. Parang ang gaan-gaan. In love ka ba? Natatawa ako sa sinabi niya upang hindi niya mahalata na tamang sinabi niya. Kanina naman ako mai-in love? Kunwaring tanong ko sa kanya. Gusto mo mag-name drop pa talaga ako? Nagahamong saad nito. Kilala mo ang tinutukoy ko. Yung tumuka sa'yo dati? Natatandaan mo? May pilyang ngiti ang mga labi nito. Biglang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Mabilis kong nilagay ang dalili ko sa tapat ng bibig ko upang sabihin sa kanya huwag siyang maingay. Yes, Kian and I are already in a relationship pero we cannot announce it yet, especially here in the office. Siguro kapag maayos ng lahat, hindi rin naman ako nagmamadali. Basta't alam namin mahal namin isa't isa, okay na ako doon. Unti-unti sumilay ang isang ngiti sa labi nito na tila ba nag-gets kagad niya ang ibig kong sabihin. Congrats! Walang boses na saad nito. Kumindat pa ito sa akin bago nagtungo sa table niya. Nakangiting nagtungo naman ako ng second floor kung nasa ng table ko. Maaga pa pero wala na mga kasama kong engineers dito. Nasa field na agad sila. Kakaupo ko pa lang pero muntik na agad akong mapaangat sa kinaupuan ko dahil biglang tumunog ang teleponong nasa gilid ko. Come inside! Agad bungad sa akin ni Kian. Agad napatingin ako sa saradong pinto ng opisina niya. Nandito na siya? Ang aga naman niya. Hindi ko kasi nakita ang kotse niya kanina sa pinaparadahan nito kaya akala ko hindi pa siya dumarating. Kumatok muna ako bago ko tuluyang pumasok. Muntik ako mapasigaw nang bigla may humaklit sa bewang ko. Mabuti na lang natakpan ko ang bibig ko. Pinanlakihan ko ng mga mata si Kian habang natatawa sa reaksyon ko. Mahinang hinampas ko siya sa braso. Bakit ka ba nang gugulat? Good morning! Bati nito na hindi pinansin ang sinabi ko. Mabilis dinampian nito ng halik ang labi ko. We are in the office. Saway ko dito. I know. So what? Baliwalang saan ni Kian. Tumingala ako sa kanya. Can we not tell them about us yet? Pakiusap ko sa kanya. Kinahiya mo ba ako? Parang batang tanong nito. Inirapan ko siya. Hindi, pero hindi pa kasi maayos ang lahat. Noong mga nakarang araw, trending ka palang nakasal ka na kay Noemi. Tapos kahapon nasa news ka ulit para sabihin na hindi talaga kayo kasal? Wag naman ngayon sasabihin mo agad sa lahat na girlfriend mo ko. I mean, sasabihin din naman natin agad pero wag muna ngayon. Palamigin muna natin ang lahat. Paliwanag ko sa kanya. Sana maunawaan ni Kian ang sinabi ko. Di naman ako nagmamadaling ipaalam sa lahat ng tungkol sa amin.
Medyo magulo pa kasi ang sitwasyon kaya gusto ko maging low-key muna kung ano man na meron kami. Basta't alam namin kung ano kami sa isa't isa, okay na muna ako doon. Pansamantala lang naman. Kumunot ang noo ko dahil napansin ko, pangiti-ngiti siya sa sinabi ko. Tila ba wala tong bala kumontra at mukha pang masaya? Pinagtaasan ko to ng kilat, bahagyang hinampas sa braso, na natiling nakapulupot sa bewang ko upang kunin ang atensyon niya. Girlfriend? Nakangiting saad nito. It's nice hearing it from you that you are my girlfriend. Next, it will be a wife. Bulong ni Kian sa tenga ko. But for now, just your secretary. So sir, please. Let me go before someone enter your office. Wika ko at kinalas ang pagkakahawak niya sa akin pero hindi man lang to natinag at mas sinigpitan pa ang pagkakahapit sa bewang ko. Kaya pinanlakihan ko to ng mata para pakawalan ako. Pero umiling lang to. Let me go. Muli ay saad ko pero parang bingi ito. Kian, nagbabanta ang boses na saad ko. Tigress, I want to hug you more. Parang batang ungot ni Kian. He is starting to become childish. Sir, we are in the office. Let's act civil. You are my boss. I am your secretary. I don't want others to think that we're doing something inappropriate in work. Paalala ko sa kanya. Alam kong wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, pero hindi po pwede ang gusto niya. We should still need to act like a professional here. Gaya nga nang sabi ko noon, bukod ang trabaho at personal na bagay. Secret office romance is exciting. Bulong ito sa akin, kasi naman ko siya ng tingin. Pakakawalan mo ko o magre-resign ako? Pagbabanta ako sa kanya. Daig pa nito si Flash sa bilis kong bitawan. Okay, I will behave. Just don't resign. Nakahinga naman ako na maluwag dahil sa sinabi nito. Kailan patakutin eh. Did you eat breakfast already? Tumango ako sa kanya. Yeah, how about you? I already drink coffee. Kumunot ang noo ko. Kape lang? Hindi ka kumain ng almusal? I was excited to go to work so I have no time to... Wait, let me order for you. Next time, eat first. Breakfast is the most important meal of the day. You should not skip your breakfast. Is that a secretary concern or my girlfriend's concern? Malapad ang iting tanong ni Kian. It's an annoyed woman concern. Sagot ko at nilapan siya bago lumabas ng opisina niya. Agad kinuha kong cellphone ko para magpa-deliver ng almusal niya. Bumalik ako sa table ko habang hinihintay ang order ni Kian. Napatingin ako kay Engineer Hermosa nang dumating to kasama isang babaeng engineer na si Engineer Ledesma. May pinag-uusapan sila tungkol sa trabaho. Sabay silang napatingin sa akin at tumayo ako dahil dumating na ang order kong almusal para kay Kian. Kinuha ko yon pero napatingin ako kay Engineer Hermosa nang bigla tong humarang sa daraanan ko. Kay attorney ba yan? Nakangiting tanong nito kaya tumango ako sa kanya. Ako na magdadala. May kailangan din naman ako sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, nakuha na nito sa kamay ko ang hawak kong paper bag na may lamang pagkain kaya wala na ako nagawa. Lihim na nanggit ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. Nagsisimula na siyang maging demonita sa paningin ko. Hayaan mo na. Mukhang malakas ang tama niya kay attorney. In love na yata. Naiiling na saan ni Engineer Ledesma pero nakangiti naman ito. Gustong tumirik ng mga mata ko dahil sa sinabi nito. Talaga po ba? Plastic na saad ko. Hindi sila bagay? Bulong ko upang hindi marinig nito. Ngumiti ako na matamis kay Engineer Ledesma. Pero hindi po ba take na si attorney? Hindi ka ba nanonood ng balita? Kasasabi lang niya kahapon hindi niya asawa si Noemi Bencamino. Fake news lang kumakalat kaya't muli na buhay ng loob si Engineer Hermosa. Mukhang may pag-asa pa siya. Anito. Bahagyang tumaas ang kilay ko pero nanatili ako nakangiti upang hindi nito mapansin na naasar ako. I mean taken na siya kasi may girlfriend siya pero hindi si Noemi Bencamino ang tinutukoy ko. Saad ko at naupo muli sa silya ko. Talaga? Nagkibit balikat ako dito. Well, hindi naman ay nakakagulat. He is a good catch. Saad ko. Kung pwede ko lang itaas ang kamay ko at sabihin ako, ako ang girlfriend ay ginawa ko na. Ay, bukya pa rin pala sa Engineer Hermosa. Nangihinayang na saad nito. Bawi na lang siguro siya sa next life. Pagbibiro ko pa na ikinatawa nito. Pero kahit next life, hindi ako papayag na maagaw niya sa akin si Kian. I don't share what's mine. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.